mayroong mga pusong nagdurusa't namamanglaw, hanggat mayroong naaalipin sa layaw ay nalululong. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat may isang naulila, hanggat may isang nakapiit, may kapansan at napinsala, naging balot, nagkasakit. Hanggat may isip at damdamin, naghahagilap ng tugon, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat ang kanyang katarungan, pagpapala at pagmamahal, mangyari sa sandaigdigan, at pangalan niya'y itanghal. Hanggat may luhang papahirin, hanggat may pagkakataon, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hero sa isang 8-person rowing team. Walang sino man. Ang hero ay ang buong team. Sino ang hero sa church? Walang sino man. Ito ay ang buong team. Nagagawa nating magsagwa ng sama-sama. Iyan ang kapangyarihan ng pagtutulungan ng magkakasama. Mayroong isang bagay tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama na masarap sa pakiramdam. Ito ay palaging mas mahusay na gawin ang mga bagay ng magkakasama. Ang bawat church ay nangangailangan ng isang malakas na volunteer team. Hindi kakayanin ng church na mag-hire ng sapat na mga tao para gawin ang lahat ng nais ng Diyos na gawin mo sa iyong mission area. Higit sa lahat, ang isa sa mga layunin ng church ay ihanda ang mga anak ng Diyos upang gawin ang kanyang gawain at itatag ang iglesia. Tungkulin ng church na mag-develop ng mga members at maging effective team members. Jesus sends His disciples out to begin doing their own ministry in teams of two. Sa Ecclesiastes 4:9-10, sinasabi, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cora S. Navarro para sa another webcast episode ng Missions and You. Ang ating topic sa gabing ito ay tungkol sa teamwork.
Sa isang effective team, ginagamit ng bawat team member ang kanyang mga gifts and talents upang mahusay at buong pusong makamit ang isang napagkasunduang layunin. Kapag naisakatparan ng team ang mga layunin ng Diyos, gagantimpalaan ng Diyos ang bawat team member para sa kanyang nagawa o contribution. Pero, gaano nga ba kahalaga ang teamwork sa buhay Kristiyano? Sa sulat ni Pablo sa 1 Corinto 3:9, ganito ang sinasabi, "Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos." Teamwork is a vital part of life in the body of Christ. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay isang mahalagang bahagi ng buhay sa katawan ni Kristo. Ang gawain ng Diyos ay binubuo ng mga taong may iba't ibang mga kaloob at kakayahan. There are no superstars in this task. Walang mga superstar sa gawain ito. Tanging mga team members ang gumagawa ng kanilang sariling mga espesyal na tungkulin. Maaari tayong maging kapakipakinabang ng mga members ng team sa pamamagitan ng pagsasantabi ng ating mga hangarin na tumanggap ng parangal para sa ating ginawa. Huwag hanapin ang papuri na nagmumula sa mga tao. Ito ay walang halaga. Sa halip, asamin ang pagsang-ayon o approval ng Diyos. Teamwork in the body of Christ requires everyone's contribution. Ang pagtutulungan sa katawan ni Kristo ay nangangailangan ng kontribusyon ng lahat. Sabi sa Efeso 4:11-12, "At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo." Pinigyan din ng Diyos ang kanyang iglesia ng napakalaking responsibilidad. Ang gumawa ng mga alagad sa bawat bansa. Kabilang dito ang preaching, teaching, healing, nurturing, giving, administering, at marami pang ibang gawain. Kung tutuparin natin ang utos na ito ng nag-iisa, maaari rin tayong sumuko na agad kahit hindi pa natin sinusubukang gawin ito. Imposible na kayanin natin itong mag-isa. Ngunit tinawag tayo ng Diyos bilang mga bahagi ng kanyang katawan. Ang ilan sa atin ay maaaring gumawa ng isang gawain. Ang ilan ay maaaring gumawa ng isa pa. Sama-sama tayo makapaglilingkod sa Diyos ng higit pa kaysa sino man sa atin na mag-isa. Ito ay isang ugali ng tao na mag-overestimate kung ano ang maaari nating gawin ng paisa-isa at maliitin kung ano ang maaari nating gawin bilang isang grupo. Ngunit bilang katawan ni Kristo, mas marami tayong magagawa ng sama-sama kaysa inaasam nating posibleng magtrabaho o maisakatuparan ng mag-isa. As the body of Christ, we can accomplish more together. Sa pagtutulungan, may papahayag ng iglesia ang kabuuan ni Kristo. Also, teamwork is the product of genuine love for one another. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay resulta ng tunay na pagmamahal sa isa't isa.
Ang sabi sa Filipos 2:3-4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Maraming tao, maging ang mga Kristiyano, ay nabubuhay lamang para magkaroon ng magandang impresyon sa iba o para pasayahin ang kanyang sarili. Ngunit ang pagiging makasarili ay nagdudulot ng hindi pagkakasundo. Selfishness brings discord. Kaya naman, binigyang din ni Pablo ang espiritual na pagkakaisa na hinihiling sa mga taga-Filipos na ibigin ang isa't isa at maging isa sa espiritu at layunin. Kapag tayo ay nagtutulungan, itinuturing ang mga problema ng iba na parang problema na rin natin. Ipinapakita natin ang halimbawa ni Kristo na inuuna ang iba at nararanasan natin ang pagkakaisa. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa paggawa ng magandang impresyon o pagtugon sa iyong sariling mga pangangailangan. Pero masisira naman ang mga relasyon sa pamilya ng Diyos. Teamwork makes our individual effort go much farther. Malaki ang nagagawa at mararating ng pagsisikap ng bawat individual na may ka-teamwork. Sa unang Pedro 2:4-5, sinasabi, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Inilarawan ni Pedro ang iglesia bilang isang buhay, espiritual na bahay, kasama si Kristo bilang pundasyon at bagong panulo o cornerstone at bawat mananampalataya bilang isang bato. Inilarawan ni Pablo ang iglesia bilang isang katawan, kasama si Kristo bilang ulo at bawat mananampalataya bilang isang miyembro. Ang parehong mga larawan ay nagbibigay diin sa komunidad. Ang isang bato ay hindi isang templo o isang pader. Walang silbi ang isang bahagi ng katawan kung wala ang iba. One body part is useless without the others. Sa ating individualistikong lipunan, madaling kalimutan ang ating pakikipagtulungan sa ibang mga Kristiyano. Kapag tinawag ka ng Diyos sa isang gawain, tandaan na tinatawag din niya ang iba para magtrabaho kasama ka. When God calls you to a task, remember that He is also calling others to work with you. Tulad ng ating church na autonomous, kailangan din tayo makipagtulungan sa iba pang churches. Ang ating pinagsamang mga pagsisikap ay malaki ang ibubunga. Hanapin ang mga taong iyon at sumama sa kanila upang magtayo ng magandang iglesia para sa Diyos. Now, how is teamwork an important part of the Christian life? Sabi sa 1 Corinthians 3:9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos.
We who belong to God belong to the same God. Tayo na nasa Diyos ay kabilang sa iisang Diyos. May kaisahan o pagkakaisa sa pamamagitan niya. Kaya tayo ay may pinag-isang layunin dahil tayo ay nagkakaisa sa iisang Diyos. We have a unified purpose because we unitedly belong to the same God. We who belong to God serve the same God. Tayo na nasa Diyos ay naglilingkod sa iisang Diyos. Kaya responsibilidad nating tulungan ang isa't isa habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Sa Efeso 4:12, ganito ang sinasabi. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hiniran upang maging matatag ang katawan ni Kristo. We who belong to God should genuinely love one another. Tayo na pag-aari ng Diyos ay dapat na tunay na magmahalan. Sa Filipos 2:3-4, ganito ang sinasabi. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakita ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. We who belong to God can do our individual work better as we work together. Tayong pag-aari ng Diyos ay mas makagagawa ng ating sarili o kanya-kanyang gawain habang tayo ay nagtutulungan. How do we team up with God in His work? We should recognize our dependency on God. Dapat nating kilalanin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa Juan 15:5, ganito ang sinasabi, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. We should align ourselves with God's will. Dapat nating iayon ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Sa Romans 12:2, sinasabi, Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. We are to be attentive to what God is doing and join Him in His work. Dapat tayong maging matulungin sa kung ano ang ginagawa ng Diyos at sumama sa Kanya, sa Kanyang gawain. Sa John 5:19, sinasabi, Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So we should be obedient. Dapat tayong maging masunurin. Sa Juan 14:23, sinasabi, Sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. We should keep our focus and priority on God habang siya ay gumagawa sa pamamagitan natin upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Mababasa natin sa 1 Corinto 3:7-9, Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago.
Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. At sa Filipos 2:13 sinasabi, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. We should accomplish whatever assignment He gives us with the talents He has given us for His glory. Dapat nating gampanan ang anumang atas na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng mga talentong ibinigay niya sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Sa Ephesians 4:16, nasusulat, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Nais kong iwan sa inyo ang promise mula sa Diyos sa Ecclesiastes 4:9-10. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong magpaalam na sa ating makaluma, independenteng paraan ng pag-iisip at matutunan kung paano sasama sa isang mas malawak na kabuuan. Kailangan natin ang isa't isa dahil kung wala ang input at talent o kaloob ng isa't isa, hindi tayo kumpleto. Habang ang ibang mga members ay nag-i-involve sa iyong team at nagsisimulang gamitin ang kanilang mga gifts and talents para magpatuloy sa iisang layunin, makikita mo na ang kanilang tulong ay lubos na napapahusay sa iyong pagiging epektibo at sa iyong kakayahang makaapekto sa mundong ito para sa Diyos. Kaya bakit hindi mo hilingin sa Diyos ngayon na dalhin sa iyo ang mga taong kailangan mo para tulungan kang matupad ang ministeryong ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Don't run this race by yourself. Huwag tumakbo sa takbuhin ito na mag-isa. Dapat mong malaman na kahit na maari mong gawing mag-isa ang bahagi ng iyong ministry, ang pinakamahusay na mga resulta ay makakamit lamang ng isang team. Mag-isip tulad ng isang team member. Hindi nilayo ng Diyos na tayo ay mag-isa. Gumawa ng mga bagay na mag-isa. Gumawa siya ng isang katawan, isang iglesia, isang pangkat ng mga taong handang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay ng sama-sama para sa Kanya. Inatasan si Solomon na itayo ang templo ng Panginoon sa tulong ng mga mamamayan ng Israel. Ito ay isang gawain na nangangailangan ng pagtutulungan ng magkakasama. Ang bawat tao ay may anumang kasanayan ay nasa kapangyarihan ni Solomon para sa gawain. Lahat ng mga pinuno at lahat ng mga tao ng Israel. Ito ay isang gawaing ukol sa Diyos at kailangan nito ang lahat ng mga kamay na makikiisa at tutulong. Bilang mga miyembro ng magandang team na ito na tinatawag na iglesia o katawan ni Kristo,
tayo ay pinahahalagahan, hindi lamang para sa kung ano ang magagawa natin o kung ano ang ating mga kakayahan. Ngunit pinahahalagahan din tayo kung sino tayo kay Kristo. Tayo ay pinahahalagahan bilang hindi mapapalitang mga bahagi ng kanyang katawan. Walang papel na napakaliit o hindi gaanong mahalaga. No role is too small or too insignificant. Kung pagsasamahin natin ang ating mga kalakasan at kahinaan sa paglilingkod sa Panginoon, walang makapipigil sa atin sa mundo. Pinili tayo ng Diyos upang itayo ang kanyang iglesia, upang maabot ang mga hindi pa nakakakilala sa kanya, upang paglingkuran siya ng kusa at buong puso. Ang kailangan lang nating gawin ay magsabi ng oo. We need each other. For without each other's input and gifts, we are incomplete. Sama-sama, magagawa natin ito gamit ang lakas ng pagtutulungan ng magkakasama, ng isang teamwork. Ito na po ang final episode ng Missions and You. Maasa po ako na ang 15 episodes na ating tinalakay ay nakatulong sa inyo para sa Missions Ministry Program ng inyong iglesia. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsagang makinig at manood ng ating webcast. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all. Tumayo ka sa bilin at salita ng Diyos, mga alituntunin at turo ni Jesus. Humayo ka sa sinag na di na mamatay, sulo na maliwanag, patotoong buhay. Humayo tayong may panatag at maglayag ng may galak sa bayang balis at bagabag, pag-asa, paglingap. Humayo ka sa diwang buot magkaugnay at sa palatuntunan lahat pantay-pantay. Humayo tayong may sigasig hanggang sa dulo ng daigdig at sa mundo na maligalig, pagdamay, pag-ibig. Humayo't isiwalat, pamayan ng sapat, kamalayang kaalagad, ipalagad.